Okay, so good morning guys. Update sa ating Ampalaya. 48 days. 48 days Galaxy Max F1. Thank you Lord. Na tayo. Fifth. Panglimang selection harvest ng ating 48 days Galaxy Max F1. No, so na tayo guys. Practical tips. Para makatipid. Patingo. Bali lang gid ha. Bali ha. Ini kuman yas babaw. Bali lang. Kani mga masalay dong. Magian nyo dong. Indaw na lang. Matag dali. Mga ganito guys ba. Kailangan ibagsak. Ibagsak mo. Ibagsak mo. No, so, practical tips. Paano makatipid? Sa paggamit ng mga foliars. No? So, again, sa atin. Gumagamit tayo ng foliar. Pero, case to case. No, so again, ano tayo ngayon? Fifth selection harvest ng ating 48 days Galaxy Max F1. So guys, oh, yung little leaf na malalaki. Little leaf to guys. Another problem. Pero ito lang isang puno. Huwag sana makahawa. No? Thanks God. Parang okay naman. Maliban lang dito, isa na nagkaganito plus lima na suspected or parang ano na. Asa na yung barako ko? Ah, dito. Parang hindi pa masyado barako guys. Naging okay yung talbos. Pero yung itong ano niya, itong dahon niya, main, no? So dyan yung isang barako, tapos dito sa taas, apat. No? So ito, ito guys, barakong-barako na to. Parang di na to kaya talaga. No, pero again, try pa rin natin. Experiment nga. So, try natin sa ating experiment. No? No, so, practical tips. Paano makatipid sa paggamit ng mga foliar? No? Kailangan ba talaga ang foliar? wala kay ka-cut nyo? Dahil, garabo. Lunes? Yan guys, oh. Yan, shout out the Mongolian. Mongolian police partner. No, so, paano makatipid? Kailangan ba na mag-foliar? O kailan dapat tayo gumamit ng mga foliar? No, kasi sa akin guys, case to case tayo. Dito mo di tayo gumamit ng foliar na basta-basta. No? Kasi sa tanim natin na bata. Again, ang focus natin ay dun sa lupa, di ba? So, dun tayo sa foundation. Dun talaga yung focus ko. Kaya when it comes to paggamit ng foliar, di ako basta-basta gumamit. Of course, again, uulitin ko, gumagamit tayo ng foliar. Pero not to the extent na all the time magamit tayo ng foliar. No, so before nyan, shoutout muna sa lahat nating kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao and worldwide. No? Shoutout kay Dong Ed Alcoba.
shout out gaw. No, so thank you sa support. Shout out Ma'am Yin Yin Vlogs or Yin Yin Vlogs. Shout out Lorenil Yorawbah. Shout out John Agri Kaalaman TV. Shout out Yamomo Backyard. Shout out Sir Edmar Arakap ng Davao. Shout out Angela Nagreho. Also shout out Sir Ricardo Talban. Shout out Tikong TV. Shout out Sir Cha the Farmer. Shout out Insakto TV. Also shout out Merson Fernandez ng Runda Cebu. Shout out Patrick Jan Velez, no? Shout out Susan Veloso ng France. Shout out Nanay Ibyang. Shout out Joy Cutify Vlogs. Shout out Edwin at Saipan TV in Saipan US. No, shout out Damaso Ramos. Shout out Green Crypto. Shout out Sir Isidro Parayawan. Shout out Alma Concepcion. Shout out Sir Arwin Villanueva. Also shout out Gilbert Buhay Bukid. Shout out Jericho Vinson. No, also shout out Sir Jeffrey Ibarra from North Cotabato. No, so God bless sa atin, sir. Also shout out sa lahat nating mga mentors over Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out kay Sir Alex Ibero ng Surigao. Of course kay Sir Michael Cho ng Zamboanga del Sur. Midsalip, Zamboanga del Sur. Also shout out kay Sir James Edmar Ibanez. Also shout out sa mga mentors natin dito sa area natin. Kay Agaw Pino, sa kanyang guloyan ni Pino TV, no? Kay Farmer Montejo sa kanyang Kabilatan Farm TV. Kay Agaw Kenneth Sarda sa kanyang Bisaya Farmer TV. Also shout out kay Ma'am Juan Bahinting, no? When it comes to paggawa ng ampatola, no? So grafted ampalaya and patola, pwede niyo subaybayan si Ma'am Juan Bahinting sa kanyang Ako'y Tagabukid. Also shout out sa mga mentors natin kay Nigalo, Agaw Alpe, Manoy Renren, Agaw Tuper, Agaw Edward. Lahat-lahat na lang, no? Thank you. Again, fifth selection harvest ng ating Galaxy Max F1. Thanks God, so far pare-pareho lang yung hitsura, pare-pareho lang yung paglago, pare-pareho lang yung plastar, no? So may mga bunga na dito sa taas at 48 days. Thank you Lord. Also, thank you talaga sa lahat ng tumutulong sa atin. Also, sa lahat ng mga nagpautang natin, thank you. No, so selection harvest tayo, fifth selection harvest. Ay, gibili ni sir doon nga balik ko. Hinog na niya. Or hinog na siya. Ito na yung hinog na ba? Ayan, shout out kay Inchik. No, so, doon tayo sa practical tips, guys. Paano makatipid sa paggamit ng mga foliars? Again, uulitin ko, gumagamit tayo ng foliars. No, so, ngayon, meron tayong in-experiment na bagong foliar na ginagamit. No? Meron tayong Biozyme. No? Meron din tayong Omega Green. Of course, yung Kilpak, tested ko na yan. Meron din tayong yung kay Sir Alan Aboyo, shout out. Maldilo Liquid Fertilizer. Also, shout out kay Police Farmer ng Iloilo. No? So, sa atin is, di tayo basta-basta gumagamit ng foliar. Again, uulitin ko, kasi yun nga, yung foundation natin, o yung focus natin on the first place is dito mismo sa lupa. No? Kung mapansin nyo, doon sa first Ampalaya GDF, makikita nyo doon lahat. Paano ang mga basal natin bilang
foundation o pundasyon sa ating mga tanim, no? Meron tayong mga videos doon. Anong mga pinagbasal natin? Ipot ng manok plus commercial fertilizer. Yan, shout out kay Chris ninyo. Huwag abisin nyo ha, ang puno. Yan, isang row na daw. Isa ka row na na. Ayan. Mga ilang kilo yan? 20 kilos? Dami na yan ah. Isang row, 20 kilos daw. Di ako maniwala kay hapon. Di aabot yan hapon. Kaninyo, pwede na ninyo? Ito nyo? Dito ka dumaan yun, no? Yung mga ganito nyo, pwede na nyo? Tako. Ha? No? So sa akin, kailan tayo gumamit lang ng foliar? No? So, tayo ay gumagamit ng foliar tuwing napakalakas ang ulan or tuwing napakatagal ng init. No? So, dalawa ring style ko paano gumamit ng foliar. No? So, normally, foliar nga, foliar spray. No? So, normally, ginagawa, of course, yan yung palagi kong sinasabi na maggawa talaga ako ng sarili kong version. No? So, mostly sa mga nakikita natin, no, sa mga napapanood ninyo, yung paggamit ng foliar spray talaga. Foliar spray talaga. Dun sa dahon. No, sa atin is iba. No? So, minsan, yung mga foliars nila, idilig ko, idrench ko, make sa abono, minsan solo, no? Or in-spray ko rin. No, sa again, sa atin is case to case talaga. When it comes to paggamit ng foliar, doon ako kung saan ako makatipid. Of course, makita mo naman yung ano, yung itsura ng tanim mo, no? Makita mo naman yung ano ang sitwasyon ng tanim mo, no? Kasi ano, guys, dito sa ating mga tanim, tayo yung doktor, no? Yung mga technician na bumisita at bibisita sa atin, of course, mag-recommend yan sila. Pero when it comes to sino ang magdi-desisyon, tayo naman. Kasi sa atin, tayo yung nakakita ng kalagayan ng ating tanim. Di ba? So sa akin, ano talaga, I am more into i-check ko, i-evaluate ko kung ano ang pangangailangan ng tanim. No? So kung madalas ang ulan, of course, for sure, pang anti-stress, minsan gagamit tayo ng Omega Green, no? Minsan Kilpak. So yan yung mga ginagamit natin ngayon. Plus yung Biozymes, no? Bago yung Biozymes, ang kagandahan doon is more or less pare-pareho lang siya ng Kilpak and mas mura versus Kilpak. Of course, no question when it comes to results dun sa Kilpak. Sa kahit anong tanim, na-try natin yan sa talong, kung gaano ka-effective yung Kilpak. Yung nga lang, medyo may kamahalan. No? So, kumpara dun sa Biozymes na bago nating itinry. No? So, again, sa atin, case to case talaga. Di tayo basta-basta gumamit. Ang mahal kaya ng mga foliars, guys. No? Since ano tayo, yung foundation natin sa lupa is okay na. Ibang ready na. So, yung foliar, additional lang yan. Yung sabi ng iba, guys, claim nila na pag mag-spray daw sila ng foliar, mabilis daw tumubo yung bunga. No? Sige nga, try nyo. Huwag nyong abunuhan. Huwag kayong magpakain tapos mag-spray lang kayo ng foliar. Tutubo ba at lalaki ba yung mga toy-toy, yung mga maliliit na bunga? Of course, hindi. Kasi nakita mo yung
bakit sila lumaki? Bakit sila lumago? Dahil sa abono mo, no? Hindi dahil sa foliar na pinag-spray mo. Of course, again, uulitin ko, makatulong yung paggamit sa foliar. Lalo na tuwing stress na stress yung ating mga tanim. Lalo na tuwing napakaulan, tuwing napakainit, doon talaga makatulong ang foliar. Also, tuwing matanda na ang tanim, gusto mo ipaparecover, diyan, pwede makatulong yung mga foliar. No? Pero dito sa mga batang tanim, no? Under normal lang na sitwasyon, okay lang ang panahon, okay lang ang tempo. Hindi natin kailangan yung mga foliar. No? Of course, again, sasabihin natin na abnormal tong tao to. Abnormal naman talaga tayo, guys. Kaya nga, doon tayo kung saan tayo makatipid. Kaya nga, abnormal. Di tayo sumusunod sa anong mga recommendations. Again, di naman natin sinisiraan yung mga nagbibenta ng mga foliars. But then sa atin lang is, doon tayo sa practical. No? Doon tayo kung saan tayo talaga makatipid. Di naman to usapan ng foliar. Usapan to sa buhay ng farmer. No? Kung paano natin i-manage ang ating mga tanim at doon tayo sa saan tayo makatipid, no? Again, kung pagandahan lang ng tanim, walang yung bang di mo na iisipin yung gastos. Pwede akong sasali diyan. No, but then again, practical tayo. Doon tayo kung saan tayo makatipid. No? Papakita natin niyo paano mag-harvest. No, so expected natin ngayon, guys. Ano tayo? Fifth selection harvest. Expected natin ngayon 100 plus pa rin. No? So on harvestan, diyan lang ang area. Again, ang plastar sa ating o yung bang hitsura or yung kalagayan ng ating tanim. No, so meron na mga bunga dito, maliliit. Maliliit pa lang. No? So of course, yung mga bunga diyan sa dingding or dito sa gilid, nakuha na natin. Of course, meron pa ring mga natira. No? Tapos dito sa taas, ito na yung mga medyo malalaki na, kadalasan mga maliliit pa. No, so diyan na area. Yun pang naharbisan. Tapos dito sa kabila, wala pa. So, ano to guys? Dito, 10 rows. Tapos dito rin sa kabila, 10 rows. No? No, so again, yan yung mga prinsipyo ko when it comes to paggamit sa mga foliars. Ubos na kasugod nyo. Kasi ano guys, mahal. Ko ako kuwaring lukay, no? Mahal kaya ng mga noon. No? So again, so far, meron na talaga dito. Tapos, meron na tayong ma-selection sa baba. Ano pa guys, yung pagdami talaga ng bunga sa ampalaya. Dito talaga sa taas, no? Dito talaga sa roof, no? Of course, dito may mga bunga. Pero iba yan when it comes to paramihan talaga sa mga bunga dito sa taas, no? Ito yung sinasabi ko, guys, na extremes, na pahagdan-hagdan. Pero di lahat ganyan. Meron na rin minsan malalaki dito sa taas. Konti pa lang. No? Kadalasan, dito tayo sa baba, nagkuha ng mga bunga. No? So ito, nasa taas na. No? So update din natin mamaya. Magpakain. No? Feeding guide tayo. Again, may feeding guide tayo mula first pakain, no? Hanggang ngayon, hanggang naka-harvest tayo, meron tayong playlist na ginawa.
Pwede niyong subaybayan doon. Kopya-kopya lang tayo, guys. No, so, again, yan yung itsura. Pare-pareho lang. Pati dito. May mga bunga na sa taas. Again, maliliit pa lang. No, so mostly dito na. Dito na yung mga bunga sa taas. Thank you, Lord. No, meron na minsan. Pero kadalasan ng mga maliliit dito na sa taas. No, so again, update ko lang kayo. No, kung again, uulitin ko, ilagay ko lang dun sa thumbnails natin o yung sa cover kung ilang kilo yung ma-harvest natin ngayon. No lang, 2 days lang ang gap. No, so last harvest natin, Thursday. Tuesday. Ngayon ay Thursday, June 2 ba ngayon? No? Again, meron na minsan dito sa taas na makuha. Pero again, minsan pa lang. Minsan lang. Minsan pa lang. Oh, ito. Fruit fly to, guys. Na ito mga ganito. Fruit fly. Ulitin ko, fruit fly. The best. Perfect tayon. Pwede ring alika. No, so, yun lang guys, practical tips. Doon sa paggamit ng mga foliars, again, sa atin, case to case, di basta-basta tayo, kasi doon tayo, saan tayo makatipid. No, so, siguro ngayon guys, baka makakuha tayo ng 200 kilos, no? Wala na diyan, no? Sana maka 200 kilos tayo. 2 days lang ang gap. No, so, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito, ugmay, kahibalo. Pan ay gsaba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you.